Magandang buhay, Grade 7! Ngayong araw ay tatalakay natin ang iba't ibang hakbang sa pananaliksik. Handa na ba kayo? Kung oo, pakinggan ninyo ito. Para sa unang hakbang, piliin mo o alamin mo ang paksa na nais mong pag-aralan. Ang paksa ay dapat na nakakawili, may mapagkukuhanan ka ng datos, may mga sanggunian, may kabuluhan at naaayon sa iyong sariling interes. Ikalawa, ilahad ang layunin kung bakit nais isagawa ang pananaliksik upang hindi ka mawala ng motibasyon sa paggawa nito. Ikatlo, paghahanda ng pansamantalang bibliography. Ang bibliography ay talaan ng iba't ibang sanggunian gaya ng aklat, artikulo, report, periodiko, magazine at iba pang nalathalang material. Kaapat na hakbang, gumawa ng tentatibong balangkas. Makakatulong ito upang mas mapabilis ang iyong pananaliksik. Dahil ito ang magbibigay ng direksyon at patnubay sa paghahanap at pagbabasa mo ng mga tala. Pangalap ng tala o datos ang ikalimang hakbang. Makakatulong sa iyo ang paggamit ng index card sa pagtatala ng iyong mga sanggunian. Ito ay narapat na hatiin mo rin sa tatlo, ang lagom, tuwirang sipi at hawig. Ang lagom ay pagsulat ng tala gamit ang sariling salita ng walang nawawalang kahulugan o impormasyon mula sa orihinal na pinagkunan mo. Ang tuwirang sipi naman ay ang pagkopya mo ng mga salita sa aklat at ipapaloob ito sa paniti. Ang panghuli naman ay ang tinatawag na hawig. Ito ay ang pagpapahayag ng tala at pagbibigay ng paliwanag sa orihinal na talang iyong nakuha. Ika-anim na hakbang, gumawa ng dokumentasyon. Sinilpin mo ang mga datos at gumamit ng sistematikong paglalahad ng sanggunian. Dito ay ilalahad mo ang pamagat ng pinagkuhanan mo ng datos, ang nagsulat at taon kung kailan nito naisulat. Obserbahan ang paggamit ng wastong pagbabantas. Sa ika-anim na hakbang mo rin, iyahanda ang pagwawasto ng balangkas. Planuhin at isipin mong mabuti ang kabuuan ng iyong pananaliksik na gagawin. Pagsulat ng burador o rough draft. Isulat ng tuloy-tuloy ang mga kaisipang dumadaloy sa isip na may kinalaman sa paksang iyong sinasaliksik. Ikawalong hakbang, ang pagwawasto at pagre-revisa ng burador. Bigyang pansin sa burador na iyong ginawa ang nilalaman, ang paraan ng iyong pagsulat, gayon din ang baybay, bantas at wastong gamit ng mga salita. Ang ikahuli at ikasyam na hakbang, ito ay ang pagsulat ng pinal na pananaliksik. Isulat ang iyong pananaliksik ayon sa format na ibinigay ng iyong guro. Sundan lamang ang siyam na hakbang na yan upang magtagumpay sa pananaliksik na iyong ginagawa. Maraming salamat sa iyong panonood at pakikinig. Huwag kakalimutang mag-like and subscribe!